siguraduhin natin ang kalusugan ng bawat Pilipino. Aayusin natin ang PhilHealth. Tatanggalin ang katiwalian at kawalan ng kakayahan para makapagsilbi ng maayos. Dapat, bawat pamilya ay may access sa libreng doktor. Pagandahin palalo ang 4Ps. Isasama natin sa conditional cash transfer ang mga nanay at kanilang sanggol sa unang 1,000 days para tiyak ang kalusugan ng mag-ina. Muli kong ipapaalala sa ating lahat kung ano ang nakataya sa laban na ito. Hindi lang natin gustong palitan ang bulok at hindi patas na politika ng isang gobyernong tapat at mapagkakatiwalaan. Kailangan din nating maiangat ang antas ng buhay ng bawat pamilyang Pilipino, lalo na yung mga nasa laylayan na halos mawala ng pag-asa nung kasagsagan ng pandemya. Aking pakiusap ngayon, mga mahal kong kababayan, walang bibitiw. Kasama kayo sa pagtatag ng isang gobyernong tapat sa May 9. At pag naiangat natin ang lahat, lalo na ang mga nasa laylayan, gigising tayo sa kulay rosas na bukas. Sa gitna ng krisis, ay dapat nating harapin ang paghahanda para sa magandang bukas ng nagkakaisa. Talikuran na natin ang hindi pagkakaunawaan at ang pagkakahati-hati at tangkilikin na natin ang mapagkaisang leader na maghahatid sa atin ng mas maunlad na bukas. Hangad ko na ako po'y maging karapat-dapat sa inyong pagtitiwala. Kayon man, kung iba ang inyong napupusuan, ay hiling ko po rin sa inyo na sama-sama tayong pumunta sa ating mga presinto at bumoto. Kailangan natin makiisa sa halalan. Darating na Mayo 9 ay kailangan din po tayo maging mapagbantay sa ating mga boto. Protektahan po natin ang ating naging desisyon at wag po nating hayaang ito'y muling nakawin sa atin.